Okay mga sir, good morning. Welcome ulit sa aking YouTube channel, Jerry Padaong. So pasensya na at wala akong bagong video ng sound system setup guys, no? Kasi nandito ako ngayon sa Ormoc City. Okay, so wala ako sa aking mga sound system o wala ako sa bahay. Kaya ang gagawin ko ngayon ay i-review ko lang yung mga dati ko pa na setup na mayroon ding mga nagtatanong tungkol dito sa dual power amp, no? Para mapanood din ng mga bagong mga subscribers natin, no? Sa mga nagtanong. Okay? Dual power amp, meron siyang Tucson drum mixer, DBX crossover, DBX equalizer, then P5000S na pang mid-high natin at CE20 na Tosondra din na pang low. Okay? Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin channel, please subscribe at pakihit ang notification bell para lagi kayong updated pag meron akong mga ina-upload na videos. Una guys, power controller. So sa power controller, mayroon na tayong YK-110. So Treden ang kanyang brand. Okay? So kasama to, itong power controller, equalizer na DBX 31 band, crossover na DBX din. Ito, 3-4. Ito yung magkakasama. At saka stereo mixer na galing ng Tosundra. At P5 power amp ng Tosundra. So, ang unang connection guys, mula dito sa ating laptop. Okay. Ah, 3.5mm mini plug para sa kanyang headset. Okay. Yan. Tapos yung dulo niya ay PL or 1/4 inch plug para sa ating end ng mixer. Okay. Kung dito yung connection niya, dito siya nakasaksak. Dito lang sa tapat yung kanyang volume. Ito yung mga volume niya. Okay, tapos dito gain at saka ito mga tone control niya para sa high, mid at saka low. Okay? Yun yung kanyang mga volume. Tapos dito ito yung main volume niya. Okay? Yan ang kanyang input, no? Ng mixer. Okay guys, so meron na tayong N sa ating mixer. So ang sunod natin ay yung main out ng ating mixer. Okay, so ito na yung XLR. So ang kagandahan nito guys, kasi yung gamit nila lahat ng cord XLR, male to female. So, pili tayong kulay. Kulay pula. Dahil pare-parehas lang yan, no? Yan guys, oh. Male to female yan. So, ito yung mga XLR na gamit dito sa pagka-power amplifier na yung gagamitin natin. Okay? So, sa min out ng ating mixer, ito. Yan. Then papunta sa ating equalizer. Ito yung equalizer natin, DBX. Ito yung nasa ilalim. Yan guys, so yung nasa ilalim ang equalizer, no? So in tayo sa equalizer.
sa connection niya, guys, di bale magkabalik, balik tad yan. Parehas lang yan. Walang problema. O, left and right lang naman yan. Okay. So, pasensya na, madulas. So, hindi kasi yan naka-tornelyo, no? Dahil hindi ko pwedeng ilagay dun sa ilalim dahil hindi makita yung kanyang mga connection pag nasa ilalim ng rack. Okay? So, next. Ito, kulay blue. So, sa out naman tayo. So, kung ito yung input ng equalizer, yan, ito yung nanggagaling sa mixer. So, ngayon, meron na tayong input. So, sa output naman tayo. Okay? Sa output niya, yan, so, ang gamit niyan ay female XLR. So, okay. So, ang dulo niya, guys, ay male XLR. So, ito naman yung papunta naman sa input ng crossover. Yan. Ito yung input ng crossover natin. Okay? So, ito yung DBX crossover. Yan. Okay. So, mayroon ng input yung ating crossover. So, sa setting na gagamitin ko, guys, stereo two-way. Stereo two-way ang gagamitin ko. Yan, naka-press yung isang button, tapos naka-unpress naman yung isa. Okay, stereo two-way. So, ang gagamitin natin na output ay sa low. Ito, sa low. Sa mid, wala. Then, high. Okay, yan ang stereo two-way. Okay, yan ang gagamitin ko, guys, na settings ng crossover, no? Stereo two-way. So, ang output niya, low at saka high lang. O, ganun din dito sa channel 1. Okay? So, ito, kulay dilaw para dito sa ating unahin natin yung high, guys, no? Sa high. Unahin natin ang high. So, ito, female XLR para sa high ng output ng crossover. Dito naman sa kanila para sabay-sabay na yan. Okay, so high output. Ito na yung papunta sa ating mid-high na amplifier. Okay, so ang dulo niya ay male XLR pa rin yan. So dito tayo sa itong pangalawang amplifier, no, sa ibabaw. Ito yung P5. Ayan, guys, oh. Pangalawang amplifier, guys, yung nakapatong ng sa CA20 P5. Ito yung mid-high natin. Ito siya. So, ito yung P5. So, ngayon, ang input niya, yan, input 1, in, okay, so, ito siya. Yan. Then yung kabilang channel na input to baba. Yan, guys, so ang setting niyan, guys, stereo mode yan. Kasi meron niyang stereo, parallel, at saka bridge. Okay, yan, bridge. So, ang gagamitin natin yan, stereo, dahil dalawa ang input na pinasok natin.
left and right channel yan. Okay? So, meron na tayong connection sa ating high para dito sa ating mid-high amplifier na P5000S. Okay? Yung sunod, itong orange para naman dito sa ating low output ng low sa crossover. Okay, female XLR pa rin yan. Okay. Yan. Kabila. Hello. Okay. So, mayroon na tayong output sa low. So, ito naman yung papunta ng CA20 para sa ating low na power amp. Okay, so male XLR pa rin yan ang kanyang input ng ating CA20. Ito channel A input, so ang gamit niya ay male XLR pa rin yan. Okay, so dyan tayo mag in then yung kabila channel B input. Okay, so meron na siyang N. Okay, yung katabi niya guys channel A length yan. So another sa next vlog natin guys, papakita natin kung paano gamitin yung length. Okay, so ngayon ito lang muna, yung sa input lang muna. So ngayon, ang mode niya, ang gagamitin natin na mode, stereo pa rin yan. Okay, yon, stereo parallel bridge. So, nandito tayo sa stereo naka-set. Okay? So, mayroon na tayong N ng CA20 para sa low. Okay? So, next niyan guys, ay yung mga connection ng speaker. So, dito naman sa kanyang mga speakon. Okay? So, ito yung mga speaker wire natin. Okay? So speakon siya guys, no? So, itong gamitin ko, ito yung sa mid-high. Okay? So, sa mid-high guys, so, ito yung sa mid-high, P5, ito yung para sa kanyang speaker out, okay, speaker, yan, yung kanyang yung speaker, so, speakon ang gamit nyan, okay, speaker A at speaker B, so, sa speakon nya, yan, okay, ayon ang kanyang speaker. Then, ito yung papunta sa ating mid-high. Okay? Ating mid-high. So, ito yung mid-high natin. Kabila. Okay. So, yan ang ating mid-high. So, dalawa yan. Okay? So, meron na siyang mid-high guys, no? So, next, ang kanya namang para sa low. Para sa MCB. Okay, nakatali. Okay guys, so yan guys, so may nagtanong din sa akin guys kung ano daw itong gamit ko na speaker wire. So ito Royal cord yan guys, no? So yan yung pang professional na speaker wire na ginagamit. Okay, so ito yung i-connect natin dito sa ating pang low na amplifier, no? So ito yung channel A output speaker. So
Spicon siya, tapos yung sa gitna bridge, yung sa ilalim yung channel B output. Okay, so dyan tayo mag-connect. Yan yung sa ilalim nya. Okay, so kanyang output ng C20 na panglow natin. So ang dulo niya ay papunta naman to sa ating MCB. Okay, dito sa MCB guys. Ito yung likod ng MCB natin. Ayan. Then yung kabila naman. Siya. Okay. Yan. So, yan ang kanyang connection guys, no? So, yung dalawang mid-high at dalawang MCB. So, ang connection nito guys ay puro 8 ohms lang, no? So, repeat ko lang guys, no, yung connection niya mula dito sa ating stereo mixer papunta sa ating equalizer. Ito, input ng equalizer, yung sa ilalim, kulay pula. Then, output ng equalizer, yung kulay blue. Papunta naman dito sa ating input ng crossover. Yan. Yan, left and right channel. Then, yung kulay dilaw naman ang para sa high. Yan, left and right. Ito yung papunta ng P5. P5000S na Sondra para sa mid-high. Okay, at saka ito yung kanyang mga wire, no, sa speaker wire. Then yung kulay orange naman, ito naman yung para sa low. Yung kulay orange yan, yun naman ang para sa low na amplifier. So ito sa C20. Okay, naka stereo connection yan guys, no, so, sa kanyang mode. Okay, then speaker out para sa MCB. Okay, so okay na. So meron na tayong mga connection. So testing na natin yan, no? Sa kanyang power controller. Ito guys, yung sa akin, ginamit ko lang to kasi para makita natin yung kanyang voltahe, kung ilan yung voltahe niya, kung hindi ba tayo mag-low voltage, kasi wala pa tayong ABR. Kaya hindi natin malalaman kung ilan yung voltahe. Kaya dito sa aking power controller, malalaman natin kung ilan yung voltahe niya. Okay? So, sa set na to, ito yung power controller. Okay? Trident power controller yan. Okay, tapos equalizer. Tapak muna natin volume ng equalizer, no? Okay, meron na yung power ng equalizer natin. So, sa ating mixer. Yan, may power na. Okay. Ating power arm. Sondra. P5000S. Yan, may power na. Then yung ating C20 para sa low. Okay. Yan. Power na yan. Okay guys, so testing na tayo, no. Medyo ginabi na tayo guys, no. Pinailaw ko na yung ilaw dahil gabi na. So yan, no. Medyo gabi na sa labas, no. Kaya pinailaw ko na para makita. Okay, testing na tayo, no? Click tayo yung music. Okay, pause muna natin. Tapos, tingnan muna natin yung mga equipment natin. So, dito sa ating C20. Set natin ng volume ng alauna. Tapos, dito sa pang mid-high, D5. Nauna din.
Then yung volume ng ating mixer, yan, lagay na natin sa zero yan. Then dito sa equalizer, yan, yan, alas 3. At sa crossover, yan, yung gain ng crossover yan guys, no? O, yung kanyang low at saka mid high, hindi pa naka-volume yan. Mamaya pag nagtugtog na, okay? So, okay, play na natin yung music natin. Okay, naka-play na. Then, dito sa mixer. So, yan guys, may signal na yan. So, ibig sabihin, tumutugtog na yan, no? So, dito na tayo sa crossover. So, pasensya na guys at medyo madilim na talaga, oh. Hindi na matatakpan na yung ilaw. Okay? So, una yung low muna. Sa low muna tayo. So yun ang kanyang low, no? So ngayon naman yung mid high. Okay, sa mid high naman, this is Cherry the four mark. Mobile sound system of Liloan Cebu. Once again, this is Cherry the Foreman Idol. Cherry Padaong Mobile sound system of Liloan Cebu. Okay guys, so Tony Bunch by search Cherry Padao the Foreman. Sabay na natin yung kanyang low. Cherry Padao mobile sound system. Mapapasaya ko talaga. Cherry, Cherry, Cherry. Cherry Padaong Idol. Cherry Padaong Idol.
Sound System of Liloan Cebu. Once again, this is Cherry, the foreman, idol. DJ Cherry Padaong, remix. Sa Cherry Padaong, idol. Okay, so maraming salamat sa panonood, guys, no? So sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe at pakihit ang notification bell para lagi kayong ma-notify pag mayroon akong mga bagong ina-upload na video, no? So shout out ko yung mga nagpa-shout out. So shout out kay Eric Riguez Simapranca. So maraming salamat, sir, sa pagpagawa mo sa akin ng MCB na Didose, no? So hindi ko lang nagawa ng video kasi medyo nang mabadali na akong taposin kasi ililipat ako ng ibang lugar, no, dito nga sa Ormoc City. Okay, so shout out din kay ABB Mini Sounds. Shout out kay Ri Ilamparo, shout out po. Shout out kay Chimham Turemocha. Shout out kay Rolando Bacasmot Jr. Shout out kay Ray Tampos. Shout out daw kay Baby Rain. Okay? Shout out kay Jeffrey Pangilinan. Shout out kay Wemer De Castro Samar. Shout out po. Shout out kay Urban Gito. Shout out. At shout out kay Marlali Galero. Shout out din kay Shane John Pagunuran. Okay, shout out sa inyong lahat, guys. So sana huwag kayong magsawang manood sa aking mga vlogs, okay? So thank you for watching at see you to next vlog. Thank you.